Angel Locsin at Neil Arce, isiniwalat ni Oggy Dia tanong at nagahanap kung nasaan na ang real-life superhero at aktres na si Angel Locsin. May ilang buwan na rin kasing hindi nakikita ang presensya nito sa social media. Ang huling post ay noon pang August nang ipasilip nito ang bakasyon nilang dalawa ng asawang si Neil Arce sa Segovia, Spain. Samantalang si Neil naman ay nitong nakaraang buwan ay may posting na ginawa sa kanyang Instagram at nag-promote pa ito ng Halloween gig sa isang bar. Ang dalawa sa pinakahuli naman na post niya kasama ang misis ay noong July 26 nang ipagdiwang nila ang kanilang unang anibersaryo bilang mag-asawa. At ang pangalawa ay ang pagpapaalam sa publiko na na-upload na nila ang part 3 ng kanilang Spain trip sa YouTube. Tila hindi naman maiiwasan na makapag-isip ang ilang mga fans nito kung may problema bang pinagdadaanan ang mag-asawa. Andyan na ang pagbuhay sa issue ng hiwalayan. Naging uso na nga sa mga netizens ang maghinala na hiwalay na ang isang showbiz couple, lalo na kung walang makikitang paggalaw sa social media accounts nito. Naging basihan na rin kasi ng marami ang mga posts na kanilang ginagawa at iniuugnay na ito sa personal nilang buhay. Makita kasi silang mag-isa lang sa post ay pag-iisipan na sila ng kung ano-ano, lalo na kung ang relasyon naman ng mga ito ay matibay pero pilit na binubuwag ng intriga. Kaya naman ang kilalang showbiz reporter at talent manager na si Oggy Diaz ay tinalakay na ang tungkol sa pagkawala ni Angel Locsin sa social media. Sa kanyang programa online, pinag-usapan nga nila ni Mama Loy ang tungkol sa pananahimik ni Angel at kung ano na nga ba ang estado nito sa buhay ngayon. Ani Oggy, sadyang nagpapahinga lamang ito sa pagpo-post sa social media at walang katotohanan ang lumabas na haka-haka na hiwalay na silang dalawa ni Neil Arce. Aniya, according to my source, si Angel Locsin ay nananahimik muna. Nagpahinga for a while sa social media. Wala ring hiwalay ang nagaganap sa pagitan nila ng asawang niyang si Neil Arce. Katunayan, yung daddy ni Angel Locsin na 94 years old ay kasama ngayon ni Angel. Kasama nila ng asawa niyang si Neil sa bahay. Tinanong naman ni Mama Loy kung nag-detoxify muna ang aktres sa social media at sinang-ayunan naman ito ni Oggy. Oo, actually ayaw muna talaga ni Angel. Pinili na muna ni Angel na talagang umabsent sa social media. Gusto nga ni Angel Locsin ay habaan pa. At nagsunod-sunod naman ang mga tanong ni Mama Loy patungkol sa aktres. Gusto niya kasing malaman kung totoo bang buntis o hindi si Angel. At sinagot naman ito ni Oggy at sinabing walang katotohanan na ito ay nagdadalang tao na. Nilinaw din ito na hindi lilipat pabalik ng GMA 7 si Angel at ang alam lang niya sa ngayon ay nagsusubok ang aktres na pagandahin muli ang kanyang katawan. Ilang netizens din ang napatanong kung nasaan si Angel noong kasagsagan ng pagsalanta ng bagyong Paeng. Kilala kasi si Angel na nauuna sa lahat ng mga tutulong kapag may mga ganitong klaseng kalamidad sa bansa. Hindi kasi siya naramdaman ng kanyang mga kababayan sa unang pagkakataon matapos na magbukas ang ekonomiya ng bansa sa pinagdaan ng 2 taon ng pandemya. Kaya naman mariing sinabi ni Oggy na nagpapahinga lang si Angel. Hindi sila hiwalay ni Neil. They're very much together. Napapansin ng iba hindi kasama ni Neil sa kanyang mga post si Angel. Baka din inawat ni Angel itong si Neil na huwag muna siyang isasama dyan sa mga post niya. Ang alam ko ay inaalagaan din ni Angel ang daddy niya. Sumang-ayon naman sina Oggy at Mama Loy sa ginawa nitong break sa social media dahil alam nila na deserve ng aktres ang pahinga. Matagal na rin naman kasing nag-aartista si Angel at hindi rin nasasawang tumulong sa mga nangangailangan. Sadyang kinailangan lang din niya na magbigay ng oras sa kanyang sarili. Kung tutuusin, hindi na bago ang ganitong hiwalayan issue kay Angel, lalo na nang maging karelasyon nito ang producer na si Neil Arce. May ilang taon na rin kasi ang nakalilipas, sa pagsisimula pa lamang ng kanilang pag-iibigan, ay pilit na silang idinadawit sa intrigang hiwalayan. Noong una ay marami ang naghihintay sa pag-amin nila bilang mag-boyfriend-girlfriend at nang isa publiko ni Angel ang kanilang relasyon,
natuwa ang kanyang mga fans dahil nakahanap na ito ng lalaking magmamahal sa kanya sa kabila ng mga heartaches na naranasan nito noon. Matapos naman na ipakita ni Neil ang pagiging sweet sa kanyang girlfriend sa isang ABS-CBN ball, lumabas ang mga balitang naghiwalay na di umano ang dalawa. Pinabulaanan nila ang mga paratang na iyon at dahil sa nasabing intriga, hindi napigilan ni Neil na mag-post ng letrato nilang dalawa at ilagay ang caption na, "Hey world, look how beautiful my girlfriend is. And guess what? She's also an angel." Sinagot naman ito ni Angel ng, "Proud to be your hashtag nakakaumay na cheesy." Panandalian namang binigyan ng katahimikan ng dalawa sa usaping hiwalayan. Pero makalipas ang dalawang taon sa kanilang relasyon, lumabas ang galit ni Angel sa mga nakitang naglabas ng video na nagsasabing hiwalay na sila ni Neil. Kumuha ito ng screenshot ng mga nagpapakalat ng chismis at sinabing fake news ang mga balitang inilabas nila. Hindi rin makapaniwala ang aktres na mayroong mga taong makakagawa ng kasinungalingan at magpapakapagod sa paggawa ng video para lamang siraan siya. Hindi rin naman ito ang unang beses na hindi naramdaman ang presensya ni Angel sa telebisyon dahil bago pa man magpandemya, matagal din itong hindi bumalik sa paggawa ng teleserye. At ang huli nga niyang nilabasan ay ang action drama series na The General's Daughter. Kinailangan kasi niyang magpahinga sa natamo nitong injury noong 2015 na pinalalapa ng mga stunts niya sa action scenes ng serye kung saan siya mismo ang gumagawa. Matagal ding naamin ni Angel sa kanyang sarili na magiging matagal ang healing process ng kanyang spine injury at ito rin ang isang dahilan kung bakit hindi na nito natanggap na gawing muli ang bersyon naman ng ABS-CBN para sa Darna. Kaya naman sa pagpasok ng 2020 ay nagpahinga muna siya sa pagtatrabaho at tanging ang public service program na iba yan ang kanyang ginawa kasama si Neil bilang direktor ng programa. Tila hindi na talaga mawawala ang chismis sa buhay ni na Angel at Neil. Matapos kasi na dumaan sa long engagement ng dalawa noong 2019 dahil sa naabutan sila ng pandemya noong 2020, ang tungkol naman sa pagkakaroon ng anak ang pilit na itinatanong sa kanila ngayong isang taon na silang kasal. Para kay Angel, hindi siya nagmamadali na magkaroon ng anak lalo na't na-diagnose ito na mayroong Hashimoto's disease na isang autoimmune disease na umaatake sa thyroid ng isang tao. Hanggang ngayon ay ginagamot pa ni Angel ang sakit na ito at sinabing kapag maayos na ang kanyang kalagayan, ay paplanuhin na nilang dalawa ni Neil ang pagkakaroon ng anak. Hindi rin naman sila nagmamadaling dalawa ng mister na magkaroon ng baby at inaayon na lamang nila sa plano ng Diyos ang pagkakaroon nila ng supling. Sa ngayon nga ay maraming naghihintay sa muling pagbabalik ni Angel sa telebisyon. Umaasa ang mga fans na makakagawa ito muli ng teleserye dahil napag-uusapan na rin noon ang pagsasama nilang dalawa ni Edu Manzano sa isang proyekto. Kung kailan man ang araw na iyon, paniguradong pananabikan ito ng mga supporters niya. Ang ilan nga sa kanila ay nag-iwan ng words of encouragement sa pinakahuling IG post ng aktres at nagsabing hihintayin nila ang kanyang pagbabalik. At kung nasaan man ito ngayon, hangad nila ang kanyang kaligtasan at miss na nila ang aktres. There it is mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating kwento ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.